Kinatamad na ako ngayong araw, kumilos. At gusto ko lang humiga, pahinga, pahinga, at humiga. Pero hindi ko magawa yun kasi wala pa akong daily upload ngayong araw. Well, minsan talaga sa buhay natin tinatamad tayo ng sobra-sobra at nature na po ng tao yun na maging tamad tayo. Pero sa akin, hindi pwede yun eh. Kasi kung tatama rin ako, paano ko maaabot yung pangarap ko na ganito kataas? Kung yung katamaran at sipag ko ay ganito lang kataas, paano ko maaabot to kung yung mga requirements ko ay nandito pa lang? Kaya for today, nirecollect ko ang sarili ko, tinignan ko yung sarili ko, pinanood ko yung mga lumang vlogs ko, dahil yun ang pinaka-sikreto ko para matanggal ang katamaran mo sa katawan mo. Which is, panoorin mo yung mga lumang videos mo or yung mga lumang nagawa mo. Kasi nung mga panahon na kakasimula mo lang or yung mga panahon na hindi ka pa tinatamad, eh yun yung time na sobrang nag aapoy ka. And sabi ko nga sa inyo, ang pinaka-effective na formula para sipagin kayo or para ma-motivate kayo is sarili nyo. Kaya yun ang ginagawa ko ngayong araw. Nag-talk ako dyan na kung saan tinatanong nila kung paano ko daw mababalance ang gaming career at school. Well, technically, nung ginawa ko tong talk na to and nag-stop ako mag-aral, pero ngayon nag-aaral tayo and pag-graduate na tayo. Hindi pa po piloto yung course ko, mga kaibigan, okay? Hindi pa po graduate ng marketing and gagraduate pa lang ako next year. Then right after ko mag-marketing, saka na ako magpipiloto. 2025 pa yon. Panoorin nyo na lang mga pinagsasabi ko dito. Ano, yung taon na yan. Kung gusto nyo pala na mag-talk ako sa school nyo, email nyo na lang ako sa business email ko, pupunta ako sa school nyo. Ano gagagawa ako dyan? Sige na nga, panoorin nyo na lang tong taon to in 3, 2, 1... I would like to talk about balancing school and gaming career. Ang hirap i-balance ng time lalo na kapag student ka pa lang. So, ang dami na tatanong, ang dami na curious, what is gaming career? So, basically, ang knowledge lang naman natin sa gaming career is all about esports, being a professional, maglalaro ka sa pro stage, maglalaro ka sa pro scene, kung kilala niyo sila Faker, na Tyler 1, kahit hindi pro si Tyler 1. Yun yung mga sikat talaga ngayong kira natin sa when it comes to gaming. So, this time, i-introduce ko sa inyo kung ano pa ba ang pwede natin mapala sa gaming scene na hindi lang puro professional. Mainly the entertainment. So, entertainment is most likely mag-i-stream ka sa Facebook, mag-i-stream ka sa Twitch, mag-i-stream ka sa YouTube. Lalaro ka, makipag-interact ka with the fans, with the viewers itself. Matatawag mo ba ito na gaming career? Yes, matatawag ito na gaming career kasi, ano siya, nag-i-invest ka ng time at the same time, maglalaro ka habang nakipag-interact ka sa mga tao. Pinaka-example ko ng mga gamers na matagal na for at least 4 to 5 years is si Gloo at si Doggy. Punta na tayo sa main topic natin na how to do a time management or how to manage your time kapag nag-aaral ka pa. May assignment ka pa, may homework ka pa, may wily ka pa. Gusto mong gawin lahat pero ang dami mo pang gagawin. Gusto mong maglaro pero di mo magawa. Minsan maglalaro ka na nga lang, minsan sasayaw ka na lang, di ba? This time, I would like to talk about the time management. Know your priorities. Siyempre, pag naglalaro kayo or kapag may ginagawa kayo, ano unang naiisip nyo? Nag-enjoy kayo, di ba? Napakagulo nung talk ko. Maski sarili ko, hindi ko maintindihan yung pinagsasasabi ko. Pero ang haba na itong clip na to, almost 30 minutes or 45 minutes ako nagtotalk. Kaya hindi ko po malagay sa inyo yung final na video. Well, bibigyan ko na lang kayo ng tatlong tips, okay? Gamit tayo ng notebook. Gamit din kayo ng notebook, isulat nyo yung mga sasabihin ko. Formula, sneaking FB. Kala mo talaga may nakasulat eh. Oy, may nakasulat dyan. Dito lahat ng mga plano ko ngayong taon. Pinakaunang recipe kung paano nyo mababalance ang karir nyo and paglalaro nyo. Pinapanood nyo to ngayon. Bata pa lang kayo and gusto nyo mag-YouTube sa future or gusto nyo maging pro gamer, isulat nyo to sa mga notebook nyo. Tulad nga lang sabi ko dito sa talk na to, no? Know your priorities. Hindi lang basta-bastang meron kayong priorities. Hindi lang basta-bastang meron kayong gusto. Hindi lang basta-bastang gusto nyo kuhanin yung gusto nyo. Hindi sapat yung meron kayong goal, okay? Dapat alam nyo yung priorities nyo para makuha nyo yung goal nyo. Nagets sa ba yung sinasabi ko? Parang kay Rendon yan eh. Kailangan mo mag-focus sa goal. Pero dapat, yung goal mo, iset mo yung priorities mo. Kasi ang goal mo, magiging goal lang yan kung hindi mo alam yung mga uunahin mo. For example lang naman, pinabili ka ng nanay mo ng suka. Pagdaan mo ng tindahan, nakita mo yung tropa mo magpupunta ng basketball court. Kaysa bumili ka ng toyo or suka na inutos ng mama mo, sasama ka sa tropa mo para mag-basketball. So ang goal ng mama mo is mapagluto ng adobo bago mag 6 o'clock. Pero kaysa bumili ka ng toyo at suka, nag-basketball ka pa. Ngayon, yung goal ng mama
mo na 6 PM, eh hindi niya na naabot yung goal niya kasi hindi mo alam yung priorities mo. Nagets nyo ba yung sinasabi ko? Kailangan alam nyo yung priorities nyo. Dapat meron labeling yan. Alam kong masaya. Alam kong meron mga temptation along the road. Kaya parati kong sinasabi, kahit sino magtanong sa akin, always know your priorities. Kasi kung hindi nyo alam yung priorities nyo, ang goal nyo ay magiging goal lang yan. Magiging pangarap lang yan na hindi mo makukuha. Okay? Wala pong pangarap or walang goal na binibigay na lang sa inyo. Walang goal na inaabot na lang sa inyo. Walang goal na sinusubo na lang sa inyo. What? Walang goal na nabibili sa Shopee at walang pangarap na dinideliver sa Lalamove. Kaya kailangan meron kayong goal, always have a proper priorities. Kasi promise ko sa inyo, if you have priorities in life, kaya nyo yun. Okay? Dito naman sa pangalawa, eh, syempre, ang sinabi na itong tao na to ay disiplina. Ngayon, kung alam mo yung priorities mo, pero wala kang disiplina, eh, GG ka pa din. Bakit? Kung alam mo yung priority mo, for example, na magagawaan ang assignment mo ng alas 3 ng hapon, pero gagawin mo yun ng gabi, kasi tinatamad ka, ano ang ending? Hindi ka magiging productive sa gagawin mo. Walang mali sa pagpo-procrastinate, pero sinasabi ko sa inyo, parati nyong i-workout ang disiplina sa sarili nyo. Kung ginagawa mo isang bagay, meron kang priorities, pero kung wala kang disiplina, yung ginagawa mo eh para ka lang flatline. Matakbo ka pero hindi ka angat. At kalimitan ng mga artist na kilala natin, kalimitan ng mga rapper na kilala natin, kalimitan lahat ng artista na kilala natin, or sabihin na natin lahat ng kilala nyong YouTubers, eh meron po yung disiplina. At yan ang susi para mapag-balance kayo ng time nyo. Sinasabi ko lang to, ah, etong talk na ginawa ko dito is how to balance your time, pero in general, it's how to balance your life. Gets nyo ba? Ang sinabi ko sa dulo is always have a plan. Sobrang simple na lang yan. Hindi ka pwedeng umalis kapag wala ang plano, at hindi ka pwede gumawa ng bagay kung wala ang plano. Correlate natin sa topic ko dito, paano nyo ibabalance yung oras nyo, eh ganun nyo din ibabalance yung buhay nyo. Kung paano nyo ibalance yung buhay nyo, kaya dapat parati kayo may plano. Okay, sa lahat ng bagay dapat meron kayong plano. Kasi promise, yung limang yan, ginawa nyo yan parati, yung lima na yan, walang makakapigil sa inyo kundi ang sarili nyo lang. Ulitin ko lang, pag alam nyo yung priorities nyo, meron na kayong isang armas. Kapag meron kang priorities pero wala kang disiplina, eh goals yan. Dapat meron ka pa rin disiplina para magawa mo yung pangarap mo. And dapat alam mo yung consequence sa mga gagawin mo. Kapag sobra-sobra mong pinupursue yung pangarap mo, minsan hindi mo na mapapansin na yung mga consequence sa paligid mo and mga resulta ng ginagawa mong action. Nasa sa'yo na yun kung willing mo tanggapin or lunukin yung mga resulta na mangyayari. Syempre, don't pressure yourself. And itong pang-apat, don't pressure yourself. Normal lang na ma-pressure, pero huwag ka magpapakain sa anxiety and negative thoughts mo. And syempre, dulo, parati kang merong plano. Okay? So feeling ko, doon ka na lang tatapusin yung vlog natin. Maraming salamat. Tomorrow, promise ko sa inyo, lalabas ako ng bahay. Hindi lang ako napag-vlog na labas-labas kasi tinatamad ako. Pero at least napag-vlog pa rin ako. At least napagsalita pa rin ako. At least, meron nang upload mamaya sa Kada Crap. Nandun pa rin yung disiplina sa sarili ko. And teka, try nyo rin pala to. Meron na yung tinatawag na 21 days rule. Kapag meron kang ginawang isang bagay for 21 days, everyday. Everyday yun ha, everyday yun. Day 1 to day 21. Kapag ginawa mo yung isang bagay for straight 21 days, after 21 days, yung hobby na yun or yung bagay na yun is magiging routine mo na. Tulad na itong pagpa-vlog natin, anong day na natin? Day 47? Di ko napansin na day 47 na kasi feeling ko, pati na ng pagkain ko yung pagpa-vlog at pag-i-edit araw-araw. Pero hanggang day 100 lang tayo, sorry! So paalam, kita it's bukas! Peace! Gagawin ko normal yung laro na yun. What's up, man? What's up? John Clifford in the house, baby! Musta, tol? Tol, balita. Guys, siya yung sobrang sumusuporta sa atin na malupet. I'm stuck, nursing I can't, may mom's again. Ayan, guys, galing daw siya sa Facebook ko, so... Bam! Beer tayo, tol. Beer. Bam! Incoming freshman daw siya, tol. Nakaya pa mag-host. Okay lang yan, boy. Cause you are still on my mind.